natin siya bilang isang mahusay na singer at songwriter. Isa sa mga haligi ng OPM. Siya ang nag-iisang Ogie Alcasid. Sa loob ng maraming taon, pinabilib niya tayo sa kanyang husay at talento. Patunay dyan ang kanyang mga hindi mabibilang na hits and mga awards. Pero hindi yan ang kanyang biggest achievement. Sa likod ng kanyang musical success, isa siyang mabuti at mapagmahal na ama sa kanyang tatlong anak na sina Leila, Sarah, at Nate. Isang certified family man at girl dad, kahanga-hanga ang kanyang pagmamahal at sakripisyo para sa kanyang mga anak. At sa pagpasok ng kanyang panganay na si Leila sa mundo ng showbiz, paano nga ba niya ginagabayan ito? Kumanda ng ma-inspire sa special na bond ng mag-amang ito. Ito na ang singer-songwriter Ogie Alcasid with his lovely daughter, Leila. Only here on I Feel You. And welcome back to I Feel You. Lodi siya hindi lang sa musika, kundi pati na rin sa pagiging mabuting ama. We have with us the one and only OPM icon, Mr. Ogie Alcasid. Hi, Kuya Ogs. Hello. I'm the one and only icon. Hello, Tony. Hi. Thank you so much for having me here today. Yes. Thank you. We had Miss Reg nung the last time. Thank you. Ah, okay. Kami. Yes. Ah, okay. Okay. Tinanong namin si Miss Reg, how is it like being a mom during this whole quarantine? Siya daw marami siyang worries. But, you know, with your help, now overcome na yun because you make her happy and she likes being happy. Oh. Oh, yeah, okay. Favorite ka daw niyang quarantine partner kasi masaya sa'yo pag nandiyan ka. Wala naman din siyang choice. Oo, siya rin naman ang favorite ko. So, you know, I guess yan ang blessing ng pagkakaroon ng asawa, di ba? Na like you, na kadamayan mo araw-araw, di ba? So, and it's itong pinagdadaanan natin is, well, hindi siya masyadong okay. So masarap na merong kang 'di ba kasama na kumbaga when you're not so okay eh merong magpapa-remind sa iyo na okay, it's okay not to be okay, dasal lang tayo and all of that. So kamusta si Ms. Reg bilang partner during this whole quarantine naman? I would say perfect. Pero syempre, like everybody else, 'di ba? She has her worries as a mother and syempre number one sa kanya yung mga anak namin, especially the little one, no. So, I guess as parents, tayo yung nagiging frontliner ng family natin, 'di ba? So, yun, as long as nagagampanan natin yun, try to protect our families at all time and remind everybody, you know, that we have to keep praying and all of that. So, I would say she's more than okay. She's more than okay. We have our share of stresses, syempre, pero sabi nga natin eh, laban lang, di ba? Laban lang with the Lord, so. Kamusta yung parenting style nyo ngayong quarantine, Kuya? Mm-mm. May binago ba kayo? Mm-mm. Well, alam mo, kay Leila, yung pinaka-panganay namin, no? She's of age at may boyfriend. So, ibang klaseng parenting yun, no? So, but, you know, she's very responsible. She's also working at the same time and studying, and she'll be studying soon. So, hindi naman kami naghihigpit sa kanya, but at the same time, syempre, nire-remind lang namin sa kanya na iba yung panahon ngayon, di ba? Si Nate naman, alam mo yung big worry namin, and I'm sure you understand this kasi meron ka rin maliit, no? Yung bang... ang hirap na yung bata hindi nakakalabas, na nabuburyong sa bahay, and it's hard to imagine that they will get bored and at the same time you don't know what's going on in their minds, no? But I take comfort in si Nate has made a lot of friends kahit sa Zoom with her his classmates and yung mga pinsan niya. Talaga hanggang pinababayaan namin sila hanggang gabi.
maglaro ng games online. Na siyempre, binabantay namin kung ano yung nilalaro. Leila is the eldest, di ba? Yes, she's the eldest. Uh-oh. So you've been a father for 23 years now. That's right. Kamusta yung maging tatay for 23 years? Kasi you've witnessed so many milestones and seasons in your children's life. Yes. You know, I guess just like you as a parent, a lot of people try to identify us as celebrities, as our people who you know, who go out on TV or online and sing and act. And but if you know, if you unpack us, we're just really parents and of course husband and wife, no? And it has been the most rewarding thing to be a father. I mean, it was only siguro 3 years that I really got to experience being with my eldest, no? Because she, for the most part, she was living in Australia. Although I would go to Australia 4 to 5 times a year, it's still different. It's still different na hindi mo kasama yung anak mo. So now that she's back, and we had to really, you know, get to know each other. Nag-aaway kami madalas, but it was our way, I think, of trying to feel each other and get to recognize, okay, oo, ganito ka pala. So, it's a never-ending journey. And, you know, as I said, it's probably the most rewarding, more than anything else. Kuya Ogie, ano yung pinaka-favorite mong memory nitong buong quarantine? Do you have your like fondest moment during this whole quarantine na talagang na-appreciate mo yung family mo? I think for me, it was when nung kami-kami lang yung nandito. Kasi ang aga namin gumising lahat. Magluluto ano na yung... Ano mas nagsistart ang day nyo? Well, ako 7:30 kasi I have to iwo-walk ko yung mga aso. Tapos magigising na yan si Mrs. Magluluto na yan for the day, for lunch, and pe-prepe, magpe-prep siya for dinner. Tapos yung dalawa bababa ng mga alas G's, tutulong ng konti. And then kakain na kami, dadasal. Tapos sa hapon pwedeng manood o kung ano man o kung may gagawing trabaho. Tapos gabi, kain ulit, tapos tulog na. Buong araw kaming magkakasama na... Ang sarap nung feeling na yon, no? You have your new song, Beautiful. Kwentuhan mo kami, Kuya Ogie. Pinilay namin siya sa I Feel You. Yeah, oh, thank you. Yeah. Paano nagsulat? I started writing the song... Perhaps, siguro late last year na siguro, or early January. Nung sinusulat ko siya, I was just playing on the piano and the words seemed to just flow. And there was some sense of anointing sa song. So sa ASAP, medyo kinausap ko si Moira kasi si Moira is also a songwriter. So... madalas kami mag-usap tungkol sa mga bagay na yan. And I said, sabi ko, Moira, meron akong bagong kanta eh. Kakantahin ko sa'yo. So, kinanta ko sa kanya. Sabi ko, would you like to collab with me in this song? And she said, it would be my honor. Tito ta kasi tawag sa akin. So, I messaged Star Music and Jonathan, of course. I said, Jonathan, I have this song. Maybe we can record it. Kahit si Moira nasa States noon, so nag-record siya, dinidyo na yung sarili niya, and then ako din. You know, even with the skeletal force, we persevered, and so eto na yung kanta. So this is a lockdown project talaga. And the song is about the beautiful things that Jesus Christ is doing behind the scene. Medyo ironic siya, no? Kasi ang daming hindi beautiful na nangyayari. Hindi lang sa surroundings, pero sa atin, no? So, but if we will take on, I guess, the lens of Jesus, then we will see that He is doing something beautiful.
That's basically what the song is about.